Yon, good morning mga kamasa. Welcome sa aking munting channel. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking channel, please pindot mo na yung subscribe button dyan. Isama mo na yung kampana para updated ka sa mga videong i-upload ko. Yun naman ay kung interesado kang subaybayan ng channel ko. Pero promise, may matututunan ka kapag inabangan mo ang mga video ko. Dahil lahat ng tinapay na alam ko ay isishare ko sa inyo. Ngayon nga pala ay gagawa tayo ng pudding. Dahil medyo may natirang pandesal sa akin. May umaga. Yun. Dali, 4 na 3 yan. Pero gagawin natin pudding yan. Maraming pwedeng gawin dyan. Pag may natitira kayong pandesal. Pwede natin gawing pudding o kaya pampulbos or yung biskutso. Pero ngayon, pudding lang muna ang gagawin natin. Tara, umpisa natin. Bali, gutay-gutayin lang muna natin itong pandesal. Pira-pirasoy natin ang maliliit. Bago natin lagyan ng tubig. Ito yung kagandahan sa mga bakery owner bago kayo mag-start ng pandesala o panaderya. Magandang may idea na kayo sa mga ganito. Alam niyo kung paano niyo i-recycle yung tinapay. Bali, titimbangin natin to para malaman natin kung gaano karaming asukal. Yan. Bali, 3 kilo siya. Ay, 3 kilo. 1 kilo at kalahati pala. Sorry. Yan. Naka-zero yan. Yun yung bigat ng ano, ng tarahan. Pero pag nilagay ito, pero mas mabigat ito ng kaunti dito. Ito, kaya ito yung ginagamit ko. Naka, ano na ito dito, tarahan nyo. Naka zero ito pag nakalagay itong ano. Bang. Balik ulit natin dito. Okay, dito natin siya haluin. Talaga yung ano niya, tara. Bali, ilagay natin siya ng tubig. Asukal pa lang. Bali, ang ilalagay natin, ano, 500 grams para mas matamis siya. Kasi matamis na rin naman to. Pero depende yan sa inyo kung paano nyo pasasarapin yung pudding nyo. Ito kasi ano lang, simple lang tong pudding ko. Hindi ko na nilalagyan ng kung ano-anong toppings. Ini-slice ko lang kasi ito ng tagdudos. Kaya hindi ko na nilalagyan ng pampasarap. Pero masarap na rin ito kahit hindi lagyan. Bali, ang ingredients nito ano, tubig lang tsaka asukal. Wala na akong ibang nilalagay. Lagyan na natin sa ibaba bago natin lagyan ng tubig. Timbangin din natin yung tubig para ano, lagyan muna natin siya na 1 kilo. Yan. Tapos lagyan natin ng vanilla. Mga 2 takip. Haluin natin siya para ano, mabasa lahat ng party ng tinapay. I-press lang natin siya ng kanto. I-rest muna natin siya ng mga 10 minutes bago natin lamasin para mas lumambot siya.
Yan mga kamasa, bali haluin na natin. Huwag kayong mahiyang lamasin. Ayan. Kung sa mga bakery lang din kayo bibili ng tinapay, walang tinapay na hindi inahawakan yan. Buti kong mga Goldilocks gardenia, puro makinil yan ang gamit yan. Pero kung sa mga katulad natin, small lang, small business pa lang, kailangan natin kamayin to. Hindi rin naman kasi advisable dito yung one piece, nasira lang agad. Hindi mo pa tapos haluin yung nahalo mo, wasak na. Kaya importante, malinis ang kamay. Yan, bali tama lang yung lapot niya, yung lambot niya. Bali isang kilot kalahati ito na tinapay, pandesal. Ang nilagay natin tubig is isang kilo. Yung asukal niya is kalahating kilo. Mas masarap kasi itong pudding kapag matamis siya. Marami kayong pwedeng ilagay dito. Pwede nyo lagyan ng pasas. Yung magandang tawag doon. Kalimutan ko na. Ang lagay sa fruit cake. Glazed fruit din. Yung pangkain lang naman sa bahay, pwede nyo pasarapin. Pero paninda lang naman, kunti, tama na yung kunting sakap. Wala na rin tayong tutubuin. Hindi naman natin maibinta ng mahal to kasi recycled bread na lang ito. May buo-buo pa siya, kulang pa siya sa babad. Mas maganda kasi nito mga 30 minutes mong ibinabad bago mo haluin kasi wala na tayong oras. Ali, dito natin siya ilalagay. Dito ng piano, no? Ng lard o kaya margarin, pwede na margarin para hindi siya didikit pag niluto. Kailangan pati yung mga gilid-gilid na ganyan na mali. Ano to, mantika din to na bulak, vegetable, shortening. Yan, medyo mapula na yung pudding natin. Pwede natin itaas. Mayroon na siyang swilo. Yan. Kapag nakita nyo ano, medyo ma-brown brown na yung gilid. Yan. Pwede nyo na siyang itaas para maluto ng ibabaw. Kulang pa ang luto niyan. Luto na to, pero mas maganda yung medyo ano siya. Mas matagal siyang mapanis. Aabot siya ng kahit siyang araw, kinabukasan pwede pa. Papulahin pa natin ng konti. Mga 15 minutes siguro. Okay, nahangoy na natin yan. Okay. Yan. Hangoy na natin yung pudding. Okay na to. Yan. Golden brown na siya. Ganyan yung tamang luto ko ng pudding, mga kamasa. Para hindi man siya maubos isang araw,
may extend pa siya. Hindi agad siya mapapanis. Di tulad ng mga kulang sa luto. Wala pa isang araw sa estante. Papawis na siya. Palamigin natin siya mga isang oras bago natin siya islice o display. Okay. Ayan, mga masa, malamig na ang ating pudding. Slice na natin. Dali sa gitna nung ako nag-uumpisa ng slice. Nahati ko siya sa gitna. Bahala na kung lipo-lipo yan. Tapos gitnaan lang ulit natin yung kalahati. Tantya-tantya na lang talagang masa. Pagalingan na lang ng tantya. Pagkaluto, maligat. Gitnaan lang ulit din natin siya. Ayan. Tansyahin lang ulit natin yung gitna. Kakalug, lamisa ko. Gitna tapos gitna lang din ulit lang yan, gitna gitna. Ginawa? Hatiin pa natin to. Ayun, ano? Ito. Hatiin pa natin siya sa dalawa. Triangle. Ito. Tagdas siya. Tagdas ang benta ko nito, mga kamasa. Ganyan lang siya kapal. Mga 10 inch. Ayan. Yun mga kamasa, hanggang dito na lang ang ating video. Maraming salamat sa panonood. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel ko, paki-subscribe naman. Parang awa mo na. Tulong mo na sa akin yan. Salamat. Thank you. Hanggang dito na lang. Bye-bye.